Isinagawa ng kahapon, June 16, ang awarding sa kauna-unahang Manibela Challenge na konseptong binuo ni Kuya Daniel Razon para ma-develop ang safety riding skills sa mga gumagamit ng motorsiklo. First place ang Ducati PH team na nakakuha ng 500,000 pesos. Second place ang Team Progressive na nakakuha ng 300,000 pesos. Third place ang Discar team na nakakuha ng 200,000 pesos. Habang ang Team Triumph at combined group ng Motor Clyde team at Triumph ay nakakuha ng 100,000 pesos at 50,000 pesos. Ang mga premyong nakuha ng kada team sa Manibela Challenge ay direktang mapupunta sa kanilang chosen beneficiary at lahat ng yan ay tax-free. Kaya naman hindi lang skills sa pagmumotorsiklo ang natutuhan ng mga rider, kundi pati na rin ang paglingap sa mga nangangailangan. Idodonate naman ng Ducati PH team ang kanilang napanalunan sa isang institusyon na tumutulong sa pagpapagamot sa mga batang lumalaban sa iba't ibang uri ng cancer. I'm very happy that what we do for fun, I was able to help some charities, which on our team, we chose two, Bahay Aruga and Black Nazarene. So we're happy na ang benefit nito, actually nag-enjoy na kami, tapos kung ano pa yung prize, i-donate pa namin sa charity. Habang ang Progressive team naman ay planong dalhin ng personal ang tulong na nais nilang ibigay sa kanilang benepisyaryo na Home for the Aged sa Quezon City at Abandoned Children sa Bicol. Mga senior citizen, kawawa rin, hindi nabibigyan ng support, at tapos pangalawa, hindi rin nabibisita ng mga mahal sa buhay. Siyempre tayo, may magulang din tayo, maparamdam din natin sa mga matatanda yung pag-aruga natin maski pa paano. Yung mga bata din naman sa Bicol, yun din, gusto natin bigyan ng toys, ng mga pagkain, books. Ang Discar team ay tutulong sa mga matatanda na nangangailangan ng tungkod at wheelchair. Ang Team Triumph naman ay tutulong sa isang institusyon na sumusuporta sa mga kalalakihang may mental health condition. It's a group, yung advocacy nila that helps with men's mental health. Yung they support yung sa prostate cancer. So anything about men's health. Ayon naman sa founder at CEO ng Lingap Balen na benepisyaryo ng combined team ng Motor Clyde at Triumph, sobrang laking tulong na nang nakuha nilang 50,000 pesos para maipambili ng pagkain at gamot ng nililingap nilang mga matatanda at kabataan. The abandoned kids right now and the senior citizens that I am taking care of right now are 3,800 in the whole nationwide. So maraming maitutulong itong naibigay sa amin ni Motor Clyde for continuing, no, or mapapalaki pa yung scope ng aming foundation. Lagi po kaming may component ng charity. Kaya po, kung inyong aalalahanin itong Manibela Challenge, alalahanin din po ninyo na ito isang charitable works na gagawin po namin through you. Kayo po kasi ang magbibigay dun sa mga beneficiary ng mga papanalunan ninyo. Sobrang natutuwa po ako kasi dahil sa initiative nyo na ito, alam ko po na mas marami pa tayong taong matutulungan dito sa ating community. At the same time, nakita nyo naman po yung samahan ng mga riders, talagang nag-bond. Samantala, sa individual female category naman, nasungkit ni Tasha Revabe ang first place mula sa Team Triumph. Second place naman ang 14-year-old motocross rider na si Shana Tamayo. At third place ang 15 years old na anak ni Manibela TV show co-host Alfred Watermax na si Jurella Sai Maximo. Hindi pa inaasahan eh. So, binigay ko lang yung best ko at saka lahat ng natutunan ko sa pagpapractice. Inadapt ko lang during the race last Thursday. So, thanks God naman. Nakuha ko naman yung best time sa lahat ng lady rider na sumali. Quite satisfied din naman as being the youngest rider and it's my first time. I'm quite satisfied, pero I think I'm capable of doing more.
Actually po, hindi ko po talaga inaasahan to since hindi naman po talaga ito yung inaasahan ko. Ang expect ko lang po is wala. Kasi gusto ko lang po talaga mag-enjoy and maka-experience ng mga bagong challenges. But I am so thankful kasi nakakuha ko ng third place. Sa male category, first place ang Korean rider na si Woo Kyung-sun. Second place ang tinaguriang Willie King ng Pilipinas na si Kaloy Gaston. Habang third place naman ang rider at coach na si Sam Tamayo. Ang first place sa individual female category at individual male category ay parehong nakakuha ng 200,000 pesos at isang unit ng Triumph Scrambler 400X. Triumph Engineering or Motorcycles Engineering came up with Scrambler 400X, which is a more gentler bike for all-road, on and off-road terrain as well. Meron ding ilan sa mga rider ang nabigyan ng special awards. Si Shana Tamayo ay mayroong Emerging Rider Award bilang pinakabatang lumahok sa Manibela Challenge. Timeless Rider Award kay Ray Relativo bilang pinakamatandang lumahok sa edad na 60. Precision Rider Award kay Ebenezer de Malanta mula sa Discar Team dahil sa kontroladong paggamit niya ng higit 1,000cc na motorsiklo. Pinarangalan naman bilang Rookie Rider of the Season Award si Benedict Galasan dahil 8 buwan pa lamang siyang gumagamit ng big bike bago sumabak sa 33 obstacles ng Manibela Challenge. At si Joanne Lu naman ay pinarangalan bilang Empowered Lady Rider of the Season. Ayon kay UNTV Manibela General Manager Jay Eusebio, masusundan pa ang season ng Manibela Challenge at handa pa ring sumali ang mga rider na bahagi ng unang season nito. Kasama kayo doon sa nagsimula itong kauna-unahang Manibela Challenge. Kaya ako po sinabi na kauna-unahan, pagkauna dapat merong kasunod. Well, looking forward to the next Manibela Challenge and I would love to join it. Baka mas marami pang team na sumali for the next Manibela Challenge and we are looking forward to the next challenge. Kung pwede nga sana, baka within the year, Manibela Season 2 dapat. Maraming salamat po. Congratulations. Kita-kita tayo sa susunod na Manibela Challenge. Check it out. Yeah! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.